Morning guys. Ayan. So, ganda na ng panahon ngayon, ano? Ayan, blue na naman yung kaulapan. Ayan. So, speaking nga pala guys, dun sa, naalala nyo yung last na video natin about dun sa rent ng bahay. Ayun, nag-email na sa akin kagabi. Ah, kahapon pala. Medyo malamig ngayon. Check my weather guys. So yun guys, based dito sa weather forecast, no? 7. Ayan, so medyo malamig na. Huh? Kasi kanina pagising ko, parang alam mo yun, balot ako sa kumot. Pero si Sion talaga guys, nako, talagang hindi siya nagkukumot. Ayaw na ayaw niya na nagkukumot. Pag kinukumutan namin siya, tatanggalin niya, sisipain niya. Ganun yun eh. So, still siguro dahil din sa gatas, no? Sa iniinom niya. Okay. So, once na tayo, tapos saka tayo magkwentuhan. Ayun nga guys, no? Speaking nga pala dun sa bahay nga pala. Ayun, nag-email na kahapon sa amin. Sakto din naman yung vlog namin kagabi, no? Ay, nung isang gabi. Ayun nga, gaya na sinabi namin sa inyo guys. Hindi ang $400 yung tinaas namin eh. Kasi from 1,150 naging ano na siya. Tawag dito. Naging 1,595 ata. Parang ganun. So almost 1,600 na. So grabe talaga dito guys, Alberta. Isa sa mga talagang yan ang pinoproblema namin dito. Yung pagtaas ng ano, ng renta nga ng mga bahay. Sa base nga sa computation namin, parang almost 40% ang tinaas namin based sa computation namin ay makagabi. Kaya kagabi, ayan, syempre nakakalungkot. From 1,150 nga, tapos bigla naging 1,595. So malaking bagay yun guys. Sabihin na natin $500 yung tinaas, no? Kumbaga, yung sinisweldo ko dati sa nung time na nag-work ako sa Chinook is bi-weekly natin doon lang mapupunta kung halimbawa lang nga nagtatrabaho sa Chinook pa rin. So kung isipin nyo guys, no, yung isang trabaho talaga dito kulang kapag minimum wage tayo, no? Actually kahit hindi nga minimum wage eh, kasi kung compute nyo guys, lahat kagabi kinumpute namin ni Emma yung ano namin, lahat ng expenses namin umabot na ng $3,200. Grabe. Tapos kung ako lang halimbawa nagtatrabaho, hindi kaya guys, talagang hindi kaya. Kaya kailangan talaga dito, yun nga, dalawa kayo mag-work, tapos si Emma hindi pa full time din syempre kasi nga nag-aaral pa siya. Sobrang nakakalungkot kasi talagang kailangan namin ulit kumayod. Ayan, so dahil nga wala tayong ano, no, second job, ayun, siguro mas dadagdagan ko yung pagdodordash ko, diba? Kasi malaking bagay yung $500 guys, tipin nyo yun. Sabi ko nga sa inyo eh, lalamunin niya yung pangalawang trabaho nyo, halimbawa dahil 2 jobs kayo, no, lalamunin niya yung kalahati ng pangalawang trabaho nyo. Doon mapupunta agad sa ano, sa renta ng bahay. Isipin nyo, 1,600. Grabe. Kaya nga, ayun, kahapon nung minessage ako na Emma, nagtanong agad ako doon sa mga kasama ko, sa mga katrabaho ko, kung halimbawa lang meron ng ano, makakita ng mas mura. Susubukan namin ni Emma guys, susubukan namin ni Emma na magtingin-tingin din kahit pa paano. Malay mo naman makachempo kami na mas mababa, no? Pero sabi ko nga Emma, alas dito lang din sana sa area namin. Kasi malapit ko sa trabaho. Pero pwede rin naman halimbawa mas malapit sa school niya. Kaso ang problema naman, yung day home. Kasi kagandahan lang dito kasi sa amin, katabi lang namin si Ate Carol. Tapos ako, yung trabaho ko dito nga. Tapos iniisip ko nga na
kung sa malapit na sa state sana, yun nga ang problema namin, si Zion naman sa day home. Kaya magulo pa talaga guys, medyo nakakaano pa, nakaka-stress pa ngayon. Actually si Emma nalungkot, medyo ano yun, naiyak. Kasi nga mahirap magano dito, mabuhay. Talaga natitiis lang talaga guys. Pero hindi kami nagre-reklamo na, oh. Baka may comment na naman na ba't kasi pumunta pa kayo. Hindi guys, ganun talaga eh, di ba? Sa amin, inisip na lang namin investment ito. Nag-invest tayo sa una, ganyan. Lahat, puro palabas. Sin wala pa rin talagang ano, yung sabihin mo makakaipon ng malaki. Hindi pa, konti-unti. Kaya sabi ko na lang kaya, kaya natin yan. Kumbaga, edi dagdagan natin yung ano, ako, yung pagiging pagdodordash ko. Kasi dati guys, di ba, alam nyo naman, pag Wednesday tsaka Saturday lang tayo, ganyan, pasundot-sundot lang. Pero ngayon, edi kahit siguro after work ko, mga 2 hours, ganyan. Dali lang naman kasi magdodordash. So, yun yung mga naisip kong solusyon. Kaysa, ayoko na rin kasi guys, alam mo yung pumasok sa isang katulad nung babalik sa ano, sa Shino, medyo mahirap talaga, pagod ganyan. Eh kung kaya naman kunin sa DoorDash, diba? So yun lang naman yung naisip ko pang ngayon, diba? Pero hindi ako nagsasalita ng tapos guys, no, basta yun palang muna yung naisip namin solusyon ngayon. Dagdagan lang ng konti yung pagdo-DoorDash ko, kaya naman kasi sa pagdo-DoorDash talaga kahit paano meron talaga. Comment nga kayo sa baba guys kung mga dito lang ha sa ano, yung mga nandito sa Alberta, especially Calgary, kung magkano yung mga ano nyo, yung mga rent nyo dyan sa bahay nyo, no? Kasi iniisip talaga din namin ni Emma, kumbaga okay na rin kasi nga dito sa apartment namin libre na yung tubig, libre yung heater. Kasi kung kukuha kami ng halimbawa, maghanap kami ng iba, tapos baka ganun din yung maging kalabasan, yung mga siyempre. Sa iba kasi guys, hindi kasama yung tubig, tapos yung heater, lalo't pag winter, di ba? Eh dito kasi sa amin kasama na eh. Yung sa mga basura, yan, kasama na siya. So, parang ganun din naman, di ba? Siguro yung pasok namin last year is medyo mababa pa yung singil. Pero kapag next ano ulit, next year, tapos tumaas ulit ng another 500, ay nako, grabe na guys, talagang yun ang masakit na. Talagang mamumblema na talaga kami na malalo. Tapos yun, kahapon pala guys, update ko na rin kayo. Busy kami ngayon. Tsaka ngayong darating na week, medyo magiging busy kami. At tsaka yun pala, ayun, nakakuha na yung company ko guys, isa sa mga ano natin, kaibigan natin na ipasok na natin. Update ko lang kayo guys, no, sa mga nag-apply dyan. Pero guys, ano, magkakaroon kami kasi ng panggabi, ayun, mag-hiring ulit sila, so mag-update ulit ako sa inyo. Mas maraming kailangan namin kasi kami ngayon is more on pangmaga lang eh. So yung panggabi, ibang batch na naman yun. So kung ilang kami dito, ganun din karami yung i-hire nung ano, nung manager ko. Kasi nga sobrang dami na din talaga ngayong ano, customer, kumbaga sa ano namin, client. Kaya ano, kaya maraming kailangan ngayon. Tapos sabi nga kahapon, in this coming week, magiging busy talaga kami kasi yung Tuesday namin na order is nasa 17,000 cases. So ano yun, malaking ano yun, malaking, kumbaga busy time talaga yun. Isip yung 17,000 cases, isang araw pa lang yun yung orders. Kaya talagang ano, bugbog kami this coming week. Kasi ayun, kahapon nag-start na kami, talagang busy kahapon. Okay, so yun guys, mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan after ko ng work sa hapon. Alright, so yeah, see you. So yun guys, no, dito ulit ako sa parking. Ayan, dito ako nagpark sa malayo. Kasi nga, ano, puno na kami dun. Ito yung trailer namin guys. Ayan, kahapon, punong-puno ito lahat. Guys, hanggang dun sa dulo. Punong-puno ng trailer yan. So,
lahat, outbound, inbound. Kaya busy day talaga kahapon. Grabe yun. Ayan, no, pag napuno kasi ito guys, hanggang sa dulo, wala na akong mapaparkingan. Hindi na ako sa kabila. Although marami kami parking dito, kaya hindi kami nang problema. Okay. So ito guys, yung sasakay ni Kadarnel. Ayos na yung sasakay. Ito yun. Mga Tacoma. Several song-filled hours later. Good morning ulit guys. So, Saturday ngayon, ano? Bali, may trabaho tayo sa warehouse ngayon. OT kasi kami. Sorry, hindi ako nakapag-vlog kahapon pag-uwi namin. Kasi busy, tapos pagod. Hindi na ako nakapag-vlog. Ang start kasi ng ano namin guys, OT, 7. Tapos hindi namin alam kung ganong oras kami ngayong araw na to. Kaya more on peaks kami ngayon. Receiving, syempre. Kasi kahapon dami kong niload, in-unload. Ayan. So ngayon namin gagawin yung ano, receiving. Tapos kasi may mga bagong product kami. So ayun, medyo busy talaga ngayon. Kaya nga ano ngayon guys, magkakaroon kami ng panggabi. Pinag-iisipan ko rin kung lilipat ako sa panggabi. Pero hindi pa naman ngayon, mga ilang buwan pa naman. Pinag-iisipan ko magpanggabi kasi nga diba this coming sem ni Emma sa September, eh baka mag face to face na sila, so para mas makatipid kami sa day home, ako ngayon yung ano, yung mag-aalaga kay Zion sa maga, tapos pag uwi niya sa hapon, ako naman yung sa magtatrabaho sa kabi. Baka ganun na yung maging setup namin. And para at least sayang din kasi guys yung day home ni Zion eh. Nagbabayad din kami ng 490 plus dun. So almost 500 din. No? So mas makakatipid kami ng konti. At saka yun nga lang. Yun nga, especially sa bahay na naman. Kumbaga, yun. Yung about nga sa topic natin kahapon. Talagang ano, medyo mabigat yung renta ngayon. Kahit saan naman dito guys sa amin sa Southwest, talagang nagtataasan. Ito ang katabi namin, may tinanong, hindi ko alam kung alin dito sa dalawa dito. May tinanongan si Emma, 1.8 naman, 1 bedroom ha, sipin nyo, 1.8. Pamahal ang pamahal. Pero pagdating naman daw guys sa mga bandang Northeast, yan, Southeast ata, mas mura siya. Kasi nga, yun nga lang, medyo malayo siya dito sa trabaho ko. So almost parang siguro 20 minutes din driving nun. Tapos yung kay Eman din, syempre, hindi rin naman namin pwedeng, although makakatipid, pero sobrang layo, mahihirapan din kami. Siguro yung pambayad sa gasolina, eh baka doon lang din mapunta, so nahihirapan pa kami. So, naisip namin na yun, baka okay na rin kami muna dito. Wala eh, ganun talaga guys, kailangan natin magtiis. Sabi ko kay Emma, edi doblehin na lang natin yung sipag sa, ano, sa pagdo-DoorDash. Kasi yun guys lang naman yung part-time natin, ano. Tapos minsan nga, naisip namin ni Emma, or ako, especially ako, kumuha na ng bagong sasakyan na mas maliit yung makina. Pero sabi ko, ayaw ko din kasi, syempre isipin mo pa rin yung pambayad sa monthly noon, tapos gasolina. At least dito sa sasakyan ko, gasolina na lang iniisip ko, tsaka insurance. Eh, insurance magkano lang din naman, almost 190. Okay na rin, but then after a year naman yun, panag-renew kami eh. Baka sakaling bumaba kasi wala naman tayo. Sa ngayon, wala pa naman tayong nai-hit na ano, or demerit, ganyan. Kaya, for sure, bababa yung insurance namin. Ganun naman dito guys kasi, pagka wala kang nyari, na aksidente man lang, o nabangga, after a year nun, panag-renew ka ng kontrata mo sa insurance, sa kasasakyan, may tendency na bumaba yun. Kumbaga, ano sila, yun nga, wala kang nai-hit. So, sana. I hope na bumaba. Meron nga ako kasama eh. Sa trabaho, baba. Ilan yung sasakyan niya, pero baba lang ng insurance niya. Kasi matatagal na sila dito. Okay. Sige, pasok na rin siguro tayo. Doon na tayo maghintay sa ano? Sa, ano? Sa parking namin. No? Okay. So, yeah. Mamaya na lang ulit guys. Update ko ulit kayo. Alright? 1 week later. Morning guys. Ayan. So, pangatlong araw na ata itong video ko na ito, hindi pa matapos-tapos. Alala. So yun, Monday na naman.
Bilis ng araw talaga ngayon. Ayan, so ganda na rin ng weather talaga ngayon. Talagang bloom blue na yung kaulapan natin. Bilis ng araw. Parang kailan lang. Ay. Bilis ng oras dito guys sa Canada. Grabe. Hindi siguro pag may ginagawa ka talaga, parang hindi mo mararamdaman yung oras. Ang oras na ba? So maaga-aga pa. Ayan. So naka-sweatshirt ako guys kahit mainit. Kasi nga sa ano kami, sa trabaho, pag freezer, kailangan talaga doble. Doble yung, although meron pa kaming talagang uniform talaga, no, yung dot namin. Naglalagay pa rin ako ng ganito kasi nga pag wala akong ganito tapos yung sweatshirt ko lang tapos yung pinaka jacket namin, medyo na feel ko sa balat ko pa rin yung lamig, kaya nagaganito pa rin ako kahit mainit. Pero pagdating sa hapon, pag uwi ko, tinatanggal ko na siya kasi mainit na talaga pag hapon, no? So pag maga lang naman kasi ngayon, siyempre spring pa rin naman, pero pa-summer na kasi mag-June na. Ayan, medyo malamig pa rin. Ayan, so update ko na rin kayo kahapon. Tapos kahapon, Sunday, ay yeah, in-invite ako ni Julius dun sa mga friends niya sa ano, sa mga iglesia. Ayun, sinama nila ako kasi kilala ko rin yun, si Kuya Val dito sa Chinook. Yung ibang Val yun, sa maintenance naman siya ng, ano, ng Chinook. Ayan, so nakakakwentuhan ko rin kasi siya dati dun. So yun, ni-invite niya na rin ako, sinama niya ako. Tapos yun, barbecue. Nakaka, namasaya. Nagkantahan kami. Minsan ngayon lang ulit ako naka-video ako eh. Ayan. So ito, pakita ko sa inyo guys, no? Pasensya na. Na-excite lang ako kasi na-miss ko rin yung ano, yung pagkanta. Sing ka to eh. Ayan, sing. As soon as my heart stops breaking, someday yun, bandang hapon, kwentuhan kami. Tapos nag drone shot din ako dun sa area niya, ang ganda, ganda dun sa ano niya, sa lugar niya. Parang alam niyo, sobrang tahimik ng lugar, ang ganda ng mga bahay, may playground, katabi na rin ng school yung bahay niya. So ang ganda. Nakakainggit, no, kasi yung ganda ng bahay nila, ang laki. Talang kami, nako. Usapang bahay na naman, ano. Ayan, nagtitingin-tingin pa rin kami ni Emma. Malay nyo, di ba? Meron namang makakuha kami na mas mura. Alam nyo ba guys, yung kausap namin girl dun kahapon, doon sa kasama rin nila, ano, nila Julius doon. Sobrang mura doon sa area nila. Ang bayad nila sa basement nila. Tapos, 2-bedroom pa yun ha. Parang nasa 900 lang a month. Kasama na lahat. Parang internet na lang ata yung babayaran nila. Hindi ko sure. Basta may isa na lang silang babayaran. Tapos yung kuryente kasama na, tubig, heater. Ganda nga eh. Kaya nga, naiingit kami ni Emma eh. Kasi nga, sobrang mahal na talaga dito sa amin guys. 1,595. Almost 1,600 na rin. Ayan. So, yun. Kahapon, kakwentuhan ni Emma. Then, sabi ko sa kanya, ano, gusto mo hanap tayo dito sa lugar na to. Ang inisip din naman kasi namin, syempre, ako, pag, halimbawa, doon sa area na yon, siguro mga 15 minutes drive mamula doon sa lugar na yun hanggang sa trabaho ko. Although, okay pa rin naman, no? Pero si Emma, ang ano naman, yun na, magbabas daw siya ata, tapos parang train, ganun, papuntang state. So, yeah, pero malaking bagay guys, no? Almost half. Ay, hindi naman half. Kasi sabihin natin 900. So, 700, no? Laking bagay nun.
Kaya, ayun, sabi ko kay Emma, sige, try pa rin naman natin hanggang ano pa naman ang ano namin eh. August pa rin naman yung pinaka-deadline namin para mag-sign ng contract. So, yun. Titingnan natin, malay mo naman, no? Makakita kami ng mas maganda. Yun nga guys, no, comment nga kayo guys, baka meron kayo alam dyan. Sana malapit lang din dito sa ano, sa mga sa lugar namin or basta yun, comment kayo guys, baka may kakilala kayo na mas mura diyan. Comment niyo lang kami guys, baka sakaling ano pwede namin i-consider, 'di ba? Sabi ko naman kay Emma, pagka nagda-drive ka naman na eh kaya na yan, malapit na yan sa iyo sa lahat. No. So yun, sana. Kasi laking bagay guys ng ano, kung makakatipid tayo, sabi mo na lang 1,000, kahit basement, walang problema sa amin na iba eh. Kasi tatlo lang naman kami nila Zion, kaya hindi naman kailangan ng magandang bahay. Mas importante, maayos, malinis yung lugar. So yun yung ano namin, pinaplan namin. Pero kung wala talaga, okay na muna siguro din dito. Sabi nga namin, kung halimbawa lilipat man kami next year, halimbawa siyempre tuloy namin yung ano namin, kontrata namin. So next year na ulit 'yon. So I hope na ano, pag nakapag PGWP na kami, ayun baka consider na namin siguro na ano, nakumuha ng bahay. Sana guys. Kasi ano eh, ganun din naman eh, kung ano, 'di ba? Kung hindi tayo talaga bibili ng sariling bahay natin, nagbabayad tayo renta. At least 'yun, 'di ba? Kahit sabi mong utang, at least doon na pupunta yung ano, yung binabayad natin monthly. Sarili pa nating bahay, ano, 'di ba? So 'yun yung ano, yun yung kinoconsider din namin eh. Kasi ang ano kasi guys diyan, ang pagkakaiba kasi syempre sa mga FYI lang na sa mga hindi nakakalam. Actually, pwede na rin kami kumuha ng bahay ngayon. Kaso, ang down payment mo, 20% pagka mga gano'y student. Unlike, pag PGWP na kayo, 5% na lang yung pwede nyo i-down. So, malaking bagay, di ba? Tapos, depende syempre sa bahay na makukuha nyo. Kapag mahal, syempre, mas malaki yung down. Eh, mabigat pagka 20%. At least kung 5, kaya-kaya pa, di ba? So yun yung ano namin, yun yung plan namin. Pag PGWP, yun, apply na rin ng ano, try namin magkumuha na rin ng bahay. So yun yung plan namin. Ayun, eh, ganun talaga guys eh. Puro palabas tayo eh pag nandito talaga. Kaya siyempre, mga estudyante tayo. I mean, yung mga ako, asawa ko, estudyante. So talagang ano, tsaga lang talaga sa una guys, tsaga lang. Tsaka maganda lang din talaga dito guys sa ano ko, sa lugar ko. Napakalapit ko sa trabaho. 7 minutes lang. Chill lang yung drive ko na yun. Ito, ganito takbo. 50. Kaya, yun, tiis na lang din siguro kapag wala kami makita talagang alternative na bahay. Kasi, syempre, pamaya, makakita kami ng bahay. Malayo din. Talo rin ako sa gan. So, marami kami kinakonsider talaga din guys eh. Yun nga lang, kapalit nun, pera. Sobrang ano talaga, sobrang laki ang tinaas talaga namin. Pero hindi namin na-expect na ganun kamahal. Okay lang sana $200 yung tinaas eh. Pero yung biglang from 1,150 to 1,595, malaking bagay yun. Pambayad na namin ng ano yun, ng day home ni ano, ni Zion. Okay. So yun guys, siguro hanggang dito na lang itong vlog ko. Umabot na ng 3 araw ata itong vlog ko. Like nung Saturday nga, nag-OT rin kami dito. Kasi ano, sabi nga sa inyo, di ba nabanggit ko, itong this coming week, talagang magiging busy kami ngayon. Kaya nung Sabado, nagpo-OT na yung manager namin para mabawasan yung trabaho namin ngayong week na to. Alright? So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko, no? And yeah, vlog-vlogan lang to. No? Ayan, sa lahat ng mga subscribers namin guys na still nanonood ng mga vlog namin, maraming salamat po. So yun guys, malapit na ako sa trabaho ko. Hanggang dito lang. See you in the next one. Peace!